Iniimbestigahan ng National Privacy Commission ang isang website kung saan ipinapahiya raw ng tatlong lending companies ang mga hindi nakakapagbayad sa kanila. Tinitignan din ang posibilidad na nahahack ng mga kumpanya ang cellphone ng mga umutang sa kanila para makakuha ng mga litrato, contact number at iba pang impormasyon. May report si JP Soriano. Screen recording ito ng website na debtyard.com. Hindi na ma-access ang website na iniimbestigahan ngayon ng National Privacy Commission dahil sa mga tanggap ng mga reklamo kaugnay nito. Ginagamit daw ang website na ito para hiyain ang mga atrasado o hindi makapagbayad ng utang sa tatlong online lending company na iniimbestigahan ngayon ng NPC. Maliban sa larawan ng umutang, ay nakalagay dito ang date of birth, ang halaga ng utang, at date of death o petsa kung kailan dapat bayaran ang utang. Ang siste, ayon sa NPC, hindi raw alam ng mga biktima kung paano sila nakuhanan ng litrato. Kaya tinitingnan ang posibilidad na na-access ng mga online lending companies ang kamera ng cellphone o computer ng biktima. Ang isa nga ho nagulat kami dito, pati nga yung remote access sa camera, meaning nakokontrol nila yung camera nyo na hindi nyo namamalayan. So meron ho mga kuha doon na snapshot ng mga nagmamay-ari, mga naka side view, dahil hindi nila alam kinuhanan sila ng photo because of the remote access permission. Ayon sa NPC, umabot na sa halos 1,000 reklamo ang naiahin laban sa ilan sa mga lending firms. Lumabas din daw sa investigasyon ng NPC na illegal na na-access ng tatlong lending companies ang directory o mga contacts ng kanilang pinautang, pati ang kanilang lokasyon at mga laman ng kanilang computer o cellphone. Nagagawa daw ito kapag binigyang permiso na i-access sa mga impormasyong ito nung panahong dina-download at ini-install ang app ng lending company. We will make our own evaluation to determine kung kakasuhan sila sa DOJ or kung papatigil ba yung kanilang pagproseso. Hindi lang daw nalalagay ang litrato at impormasyon ng mga hindi nakakabayad ng utang sa website na debtyard.com. Natatawagan pati ang kanilang mga kaibigan upang ipahiya ang mga nangutang. Maaring makulong ng hanggang 7 taon at pagmultahin ng hanggang 5 milyong piso ang mga iniimbestigahang kumpanya dahil sa paglabag sa Data Privacy Act of 2012. Yung practice ng pamamahiya at pag-illegal at unauthorized na paggamit ng personal information. Sinusubukan pa rin makuha ng GMA News ang panig ng tatlong online lending companies. JP Soriano, GMA News.